parang ibong nakawala sa hawla si Belen. Muli na siyang nakangingiti at nag-e-enjoy sa mga gusto at namimiss niyang gawin. Yun nga lang, hindi si Mark ang kasama niya, kundi ang kanyang sweet at thoughtful na bayaw. So tingin mo ba, magiging maganda kung magtatayo ako ng branch dun sa malapit sa seminaryo mo? Ano mo, kuya? Hindi kita mapapayuan dyan. Alam naman sa atin dalawa, ikaw yung magaling magnegosyo eh. Saan nga pala ikaw? Kailangan ba magiging pare? Alam mo, tagal-tagal mo ng seminaryo, hindi ko na binibilang kung gano'ng katagal dun. Tsaka yung bakasyon mo ngayon, parang tagal ah. Ang problema? Sa totoo lang, kuya, kaya ako lumabas ngayon. Dahil pinag-iisipan ko mabuti kung talagang para sa akin ba talaga ang buhay, pare. Tama yan. Isipin mo mabuti. Mahirap naman kung kailan pare ka na siya magdadalawang isip, di ba? Siya nga pala, kuya. Baka pa pwede, habang nandito ako, pwede muna ako tumawag dun sa litsunan mo. Wala naman akong ginagawa eh. Pwedeng pwede. Kailangan ko naman pagkakatiwalaan eh. Anytime ka dun. Salamat. Sinabi ko na kung paglalaro yung mga bata sa kwarto, hindi ko naman kasi alam na pumasok sila doon. Babantayin mo na lang yung mga bata, hindi pa gawa ng tama eh. Kayo, ba't kayo pumasok ng kwarto? Di ba sabi ko sa inyo, wag? Ano naman pagalitan yung mga bata, hindi naman kasi nila alam ko anong laman ng mga papeles na yun. Eh, lahat naman kayo walang alam eh. Kakainis. Belen? Bakit ka nang parang wala na lang ang ginawang tama sa kuya mo? Parang hindi niya nakikita yung mga sakripisyo ko. Hindi totoo yan. Baka marami lang iniisip ang kuya kaya nagalit yun ng gano'n. Minsan iniisip ko na sana empleyado na lang ako eh. Kasi sa mga yun, may mga oras siya sa akin wala. May mga pangangailangan din ako bilang asawa. Minsan gusto ko ako naman yung alagaan. Bakit parang wala akong halaga?